ilang araw bago ang Semana Santa, todo handa na ang iba't ibang transport hubs sa bansa para sa pagdagsa ng mga uuwing pasahero sa kani-kanilang probinsya. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, inaasahan na ang nasa 1.7 million na biyahero. Nagpatupad naman ng no-leave policy ang Philippine Ports Authority sa mga tauhan ng Pantalan para matiyak na maayos at walang delay ang biyahe ng mga magsisiuwian. Si Ace Cruz, may balitang A to Z. Parami na ng parami mga pasaherong magsisiuwian sa kani-kanilang probinsya lalo na't papalapit na ang Semana Santa. Mas mataas ang inaasahan ngayon kaysa nung nakaraang taon. Tansya kasi naaabot ng 1.7 milyong pasahero kumpara sa naitala noong 2023 na nasa 1.5 milyon lang. Lalo higit naman na mas mataas ito kumpara sa mga naitalang bilang ng COVID-19 pandemic. Particularly maraming papuntang Bicol kasi gateway siya south and north, no? Tapos the same time meron din tayong additional routes going to Olongapo and Nueva Ecija. Ang 70-anyos na si Nanay Virginia na pauwing Bicol ngayon pa lang ay bumiyahe na. Para hindi ako makasama sa siksikan, kasi sa Luni Santo nito, siksikan na to dito eh. Ayaw ko nang ganun, nahihilo ako sa maraming tao. Ang iba naman, nagpapareserve na ng tiket ngayon kahit na sa susunod na linggo pang uwi. Wala naman daw dapat ipaglala ang mga biyahero ngayon ayon sa pamunuan ng PTEX. Nagdagdag kasi ng bus units para ma-accommodate ang bilang ng mga pasahero. Full deployment na rin ang MMDA sa mga bus terminals sa kahabaan ng EDSA para magmando ng trapiko, lalo't dagsa na rin ang mga sasakyang sinasamantala na ang maagang pag-uwi. Sa ngayon, nagsasagawa na ng clearing operations ang MMDA Strike Force sa mga alternatibong ruta ng bus para hindi na maabala pa sa pagbiyahe ng mga ito sa darating na Semana Santa. Samantala, nagpaalala naman ang MMDA sa mga pasahero na huwag tangkilikin ang serbisyo ng mga colorum vans. Karamihan po niyan, wala po yung proper documents such as insurances. So worst comes to worst, kung meron man maging aberya, kawawa naman po yung mga pasahero na sasakay dyan sa mga colorum vans natin. Samantala, nagsagawa naman ng surprise inspection ng Philippine Ports Authority sa Batangas Port para makita ang kahandaan ng mga Pantalan sa bansa. Lagpas 2 milyong pasahero ang inaasahan namang daragsa sa mga Pantalan. Kaya naman, full manpower na rin ang mga tauhan nito. No leave policy ulit tayo, hindi pwedeng mag-leave during Monday hanggang Easter Sunday, no? So makakaasa kayo na yung mga kawani ng PPA ay makikita natin at patuloy na magseserbisyo sa mga Pantalan even during the Holy Week. Pinatitiyak din ito sa partner shipping lines na sapat na kanilang buwang-biyahing commercial boats. Inaasahan lang natin na sana ang mga kasama natin sa shipping industry, sa domestic shipping, pati yung kasama nating ahensya sa maritime, ano, ang Maritime Industry Authority, ay makapagplano ng maigi sa deployment ng mga additional na barko at identified naman na kung saan yung mga areas na nangangailangan ng additional deployment at sana maaga pa lang ay ma-anticipate na nila doon at mag-deploy na sila ng mga additional na barko. Paalala naman otoridad sa mga mabiyahe ngayong Semana Santa, huwag nang magdala ng maraming gamit maging na mga ipinagbabawal gaya na lamang ng matatalim na gamit. Mag-iikot naman ang Department of Transportation sa iba't ibang transportation hubs, kasama ang attached agencies para masigurong nasa kondisyon ang mga driver ng bus at mismong kahandaan na mga ito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.